Wala nang patumpik-tumpik pa, si dating Pangulong Duterte ay handa nang magsampa ng kaso laban kay dating Senador Antonio Trillanes Apor. Matapos ilabas ni Trillanes sa Quadcom hearing ang umano'y mga pekeng bank accounts ng pamilya Duterte na konektado sa ilegal na droga, tila napuno na ang saloobin ni FPRRD at ipinahayag na sasampahan siya ng kasong libel. Ayon kay Duterte, puro paninirang puri lang daw ang mga akusasyon ni Trillanes at walang katotohanan. Kaya naman tama lang na ipaglaban niya ang pangalan at dignidad ng kanyang pamilya. Sa gitna ng mga pagsasakdal at akusasyon, tila muling pumutok ang political drama sa bansa at hindi lang ang mga aktibong politiko ang nagbabalik sa spotlight, pati ang mga iskandalo at kontrobersyang nagpapainit ng ulo ng maraming tao. Magiging mabigat kaya ang laban na ito sa korte? Tiyak na magiging isang malaking issue na naman ito na susundan ng lahat. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Sinagot ko ang tungkol sa isyo dito sa mga bank accounts, no? At ICC, ayan. At Sabwatang Trillanes at Malacañang bistado kay Tatay Digong. Sabi ni Mimi Authority, lalaban na si Tatay Digong. Lalaban na ho talaga to, guys. Hindi naman daw po pwedeng ganon. Kasi wala eh. Hindi naman inaano ni Tatay Digong daw tong Malacañang. Hindi naman talaga direkta, no? So ngayon, tayo ngayon, yung medyo mabigat lang naman na banat ni Tatay Digong, si Bongbong Marcos. Yan lang naman talaga. Bangag noon, bangag pa rin ngayon. May presidente tayong anek, purahin niya na yan. Yan yung mabigat talaga na banat lang. Pagkatapos niyan, normal naman kasi mag-criticize eh. Pero yung direktang banat talaga kay Bangag, kung wala pa masyado, ito, babanat daw eh. Itong bank waiver pala, guys, na sinasabi po ni Trillanes, matagal na ho pala yan na nakapirma si Tatay Digong. 2016 pa pala. Ang problema dito kay Trillanes at Malacañang, magkasabwat ang mga ugag. Gumawa ng isyo, wala nang magawa. Siyempre, ako, kung may kalaban, kunyari, ikaw, kalaban mo si Duterte, tapos kalaban ko rin si Duterte, tapos ikaw, alam ko na rami mong mga pautot labang kay Duterte, kukunin talaga kita. Gawin kitang atakdog. At lahat ng mga pautot mo, paninira sa kalaban ko, bubuhayin ko yan. Nang merong isyong maibabato at parang magmistulang fresh ang naturang isyo. Lumang ho, isyo na ho ito. Ang problema, itong Bangag admin, sinariwa ho nila sa pamamagitan ng Tuwad Committee na pinamunuan ng mga hunghang na kongresista. Ayan po, guys. Taplok, oy! O, bago po riyan, pakinggan po muna natin ang bago, kakatapos lang ng press con, interview lang, hindi press con, saglit lang naman ito. Ito lang ho ang mga mahalang halagang bagay na natanong kay Vice President Inday Sara Duterte tungkol po sa bank accounts. Speaking bank accounts pala ito, guys, piki. Hindi totoo. Tingnan natin si Vice President Inday Sara Duterte. Kitang-kita. Ma'am, I know na of course you were there the hearing, of course andun din si yung kariban, si former Senator Trillanes. Oh, of course, hindi ko siya karimbal. Saan ko siya karimbal? Pero ma'am, kasi... O, buhang talaga tong media, no? Sabi ka, rival? Pag magtanong kayo nga, media, hindi ka libel yan ng mga Duterte yan si Trillanes. Ano lang yan? Kinukuha lang yan ng mga politiko para lang makapagpanira, ganun, black propaganda. No choice kasi sila eh. Wala silang nakikitang medyo magagamit ho nila.
kundi ho itong si Trillanes. Ay, hindi ka rival. Tinawanan lang. Hindi naman talaga ka rival. Layo-layo. Oh. Parang nirisi yung, nirisi yung form of... No contest red, ha? Nirehash na mga, yung, yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni Mang Adilet, sa kayo sa inyo daw, na-joint account daw. And sabi po ni PRRD na he's willing to quote him, magbigti daw po in public, and he will also push you and your brothers, Pong Pulong and Mayor Basque, to resign daw, pag totoo daw po yung bank account. Sure reaction po, ma'am? Oo. Actually, yung listahan ng bank account na yan, accounts, madami yan eh, di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Yes, oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. Mm-hmm. At tinanong po sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila, baka non-existent talaga yan na mga account. So, okay. Hello, Kapilasar. Magandang tanghali ho sa inyong patuplok na non-existing account. So, ibig sabihin, gawa-gawa. No, gawa-gawa lang ng issue itong si Trillanes. Gawa ka ng dokumento. Pwede mo naman i-print sa computer. Ang problema ho yun, paano mapatunayan na totoo? Non-existing accounts. So, si Inday Sara, mayroong mga files. So, nung pagputok pa pala ng 2016, mga kabistak, yung issue na ito, kinuha na ho nila yung mga bank accounts na yan. Pwede rin gumagawa-gawa lang ho sila ng ng picking accounts. Pwede rin, posible rin, makasabwat itong mga bangko, pero kung meron man, iti-check na lang sino bang nakapirma. Kasi pag nag-open ka ng bank accounts, nakapirma ka ho eh. Merong form na pipirmahan, pipil upan. May mga tatlong pirma ka pa nga ho doon pinipirma at saka mag-sumiti ka ng mga dokumento. Diba kaya, gumagawa ng sariling account tong mga ugag? No? Ano sa tingin ninyo? Tuloy, oh. Meron akong accounting nung, even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. Mm-hmm. Okay, sa akin lang po, may buntag, ma'am. While you were at the House Committee on Good Governance... Tinga muna. So, saglit, kaunti lang yung sagot ni Inday. Na-inquire na pala nila yan sa mga bangko. Linawin natin, ha? Na-inquire na po ni Vice President Inday Sara yung mga bank accounts na sinasabi ni Trillanes. Pati bangko, nagtataka, wala daw ganito. Wala daw ganitong bank accounts. Saan galing ho? Yan. Oh, ano na Trillanes? Hello. Ma'am, they handed over a letter of invitation sa Good Governance and Public Accountability. Yes. What was your initial reaction po, and pupunta po ba kayo sa next hearing? Initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung interview ko sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearing. Sinabi ko kasi hindi ako naiimita. Totoo yun. Nakalimutan ata nila na imbitahin ako. Inipitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon. Hindi man nila ako tinanong kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya napaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam kung bakit. Inimbita nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Pero, hindi ako a-attend na sa hearings na susunod. Okay, tingnan mo ha. Medyo malaking issue kasi rin no, yung hindi pagpunta ni Vice President Inday Sara dito sa committee naman ni Chua. Ibang ano to ha, ibang hearing ito. Yung Quadcom at itong committee ni Chua, Good Government. So itong committee ni Chua, si Inday Sara yung pinapatawag dyan. Si Inday Sara yung sikat dyan. Nung una, pinatawag nga naman talaga, nandun si Inday Sara. Tapos ang problema man, binabanatan-banatan man sila ni Inday Sara, mga ubob man, hindi man alam kung anong ibig sabihin ng witness at saka resource person. Alala ho ninyo,
hindi po nag-take out si Inday Sara. Yun lang yung unang beses. The next pala, hindi ho inimbita na si Inday. O lilinaw natin, kayong mga trolls, magalit kayo sa mga Duterte, kay Inday Sara. Hindi po issue pala yan na hindi pumunta si Inday Sara sa committee ni Chihuahua, kamag-anak, kababayan at Cherry Tosaki dahil hindi siya inimbita. O nga naman, pag inimbita mo si Inday Sara, mapahiya na naman kayo. Alam mo, Ma'am Gisela Cuata, magandang tanghali ho sa inyo. So, di patay na natin yung issue na sinasabi. Kung wala kang kasalanan, pumunta ka, hindi nga inimbita pala, animal, oh. But nagiging issue? O ito, di na daw pupunta si Inday, oh. Kasi nandun na ako eh, pumunta na ako, tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Mm-hmm. Pero we plan to send a letter, we plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Mm-hmm. Ma'am, additional sa binanggit ni Ren, though this is not you anymore, binanggit ulit ni Ren Llanes yung sinasabing yung kapatid niyo daw po is the drug smuggler, yes. Even if they can get your husband po na si attorney as well. What's your take on this case? Siguro mas maayo kung sila na lang ang ato ang patubagon ni Ana. No? Sila na lang ang pasagutin natin, si Congressman Pulong Duterte and si Attorney Manassas Carpio. I'm sorry, I have to ask this. Yes. Sinabi ni Presidente sa hearing na, sige, bukas na mag-imbestiga ng ICC. Are you worried about this statement? Kasi parang palabas na rin ang Malacanang saying na if the President will surrender himself, parang wala na rin, parang wala na rin silang It's best to be answered by the lawyers. Meron din akong lawyer sa ICC, but wala. Hindi kami nagkausap kasi after nung hearing. So, hindi ko alam kung anong way forward nitong ICC. Pero you think, ma'am, the family has to prepare doon sa naging statement ni Presidente? I mean, the PRR din. Siya siguro ang dapat maghanda kasi siya yung mauunang dalhin doon ni nako. Sa akin wala pa naman eh, sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat, pero naghahanda. Thank you. Oh, si Tatay naman di kong dumauna sa ICC. Alam niyo ho kasi ganito. Yung nangyayari ngayon sa pamilyang Duterte. Kung ako ano ka mag-anak, hindi ko matanggap 'to. Na nangyayari under Marcos admin. Bakit 'to? Isipin niyo. Isipin niyo. Ulit-ulitin natin ito eh. Si Marcos at Inday Sara, si Ngiwiim! Ay, si Ngiwiim. Ngiwiim! Pag makatingin kay Inday, akala mo hubara na si Inday, manyakol, oh. Tandem yan sila. Nakabalik ho sa Malacañan, itong mga budol-budol na apelyedong Marcos, mga magna, mga mangga, because of Duterte. Pero hindi ho siguro in-expect ng pamilyang Duterte, guys, na ganito ang kinakahinatnan nila under Ngiwiim! Under Ngagba admin. Kasi ang unang-una, kaya nakipagtandem, kasi ipagpatuloy yung mga nasimulan ni former President Duterte. Hindi yung gaganituhin sila. Wala to sa plano eh. Natarantaduhin ho sila ng katambal ni Inday sa pangangampanya noong 2022. Di ba, Ngiwiim? Hindi ito inaasahan ng pamilyang Duterte. Kung ako ho na supporters lang, kung tayo na mga supporters lang,
dismayado na tayo. Kay Ngiwiim! Galit na tayo eh. Tama ba? Paano pa kaya yung mismong tinamaan ng katraiduran ng pamilyang Marcos? Lalo na itong si Aimee Marcos. Lalo na ito si Ngagba, si Palaka, si Tambaluslos. Ano kaya ang pakiramdam ng isang Vice President Indaisara Duterte, Mayor Basti Duterte, Pulong Duterte, at Rodrigo Rua Duterte? Diba siguro galit na galit? Hanggat na nagkaroon na po ng mga committee, sarit-saring committee, na ang tinutumbok lang ng Ngagba admin ay ang pamilyang Duterte. Na hindi nga nila alam na yung bagyong Ophel ngayon ay super typo na. Nabisi lang sa mga Duterte. At ang pinag-uusapan lang sa Kongreso, Duterte, Duterte, Duterte. Duterte, Duterte, Duterte. Niminsan, hindi nila pinag-usapan yung Ngiwiim! Polboron video, hindi na pag-usapan. Flood control projects, hindi na pag-usapan. Marlica Investment Scam, utang ina, magdalawang taon na, nasa na. PhilHealth funds, nasa na. And program funds, nasa na. Nang binanggit ko lahat yan, mga bilyonis po ang halaga dyan. Pero ngayon, si Inday Sara ho, ang pinagtripan ng mga bangag. Ito tayo ngayon. Nung una ho, oo, bumabati ko si Tatay Digong kay Bangag. Ngiwiim! Pag nagsasalita, nagra-rap, minsan humihingal. Pag may bagyo, hindi ko alam, anong gagawin natin? Bubo nga. Bubo. Ganito po katindi ang mga traidor ng mga Marcos. Dumating ako sa punto, sinabi ni Inday Sara, pag hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo, itapon ko sa West Philippines eh. Binanatan pa ni Inday sa gigil ni Inday, tatanggalin ko yung liig mo, Ngagba ka. Oh. Diba Ngiwiim? O, ito tayo ngayon. Kamakailan, pumunta si Tatay Digong sa Quadcom ni Bangag, Lisa Tanas, Tambaloslos, at sino pang mga demonyo ngayon sa Palacio de Pulboron. Sinagot lahat ni Tatay Digong ang mga katanungan. Pero hindi po sila nagtagumpay doon. Lahat kinain sila ni Tatay Digong. Wala naman silang magawa. Inamin man ni Tatay Digong, marami akong ginugurgor. Gusto nyo, sama kayo. Talang dinideny. Ang point dyan, nagtagumpay ba sila? Makakasuhan ba si Tatay Digong sa ginawa niya? Ang sagot dyan, hindi. Mismong judge na nagsabi na hindi, wala, walang kaso. Kahit sinabi man na Tatay Digong na nanggogorgor ako! Yang mga trolls, ginogorgor ko yan! Walang kaso. Judge na ang nagsabi. Oh, ito kayo. So, ibig sabihin, walang kwenta yung ginawa nilang mikos-mikos. Ang tanging manok lang nila doon na pinakawalan yung aso. Yun yung nakagawa ngayon ng ingay. Oh, ito. Pakinggan nyo po muna itong sinabi ng huwis. Pati si, Bersamin. Oh, pakinggan natin, oh. Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? Yung complainant should come out. Sa kabila ng pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng House Quadcom na mayroon umano siyang mga pinatay, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, kailangan pa rin na may lumutang na mga biktima o complainant para makasuhan ang dating punong ehekutibo. Bilang dating huwes, paliwanag ni Santiago, dapat may magpatotoo para formal na maisampa ang kaso sa husgado.
kahit magsisigaw ako ngayon na marami akong pinatay, pero wala naman dumadating na complainant against me, hindi ako pwedeng makasuhan. Ganun po yun. Dagdag pa nito, kahit ang NBI ay hindi magsasagawa ng investigasyon kung wala namang handa na magreklamo. Kahapon, nandun yung mga victim ng alleged victim ng EJK, no? Extrajudicial killing. Eh, kung may magka-come out sa kanila and openly file a complaint, then we will investigate. Eh, kung wala naman, wala naman kaming maimbestigahan. Si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating punong maestrado ng Korte Suprema, sinabi na mahirap magbigay ng hatol sa pahayag ng isang tao. Having been myself a judge for 34 years, when you say something, it's really not easy to make a judgment based on what one says or does not say. I will leave that to the one who will appreciate the evidence, if that is called evidence. Nako, layari ka, Bersamin, mawalan ka ng trabaho. Oh, ayan na, mga Ngagba supporter. So, hindi nagtagumpay. Yung plano nila kay Tatay Digong, nakakasuhan kung ano-ano. Who is na nagsabi? Si Bersamin na nagsabi. So, in short, lahat ng mga yan nangyayari is black propaganda lang. Demolition job. Walang kwenta. Yan lang ang utos sa kanila. Sirain lang ang Duterte. Pero yung tipong makasuhan, wala. Wala as in. So ngayon, yung nagiging nagamit lang nila, itong si Trillanes. Pero, palyado eh. Kahirap-hirap pa ang makulong si Trillanes. Kasi nga, yung mga paratang, harap-harapan, sinabi niya sa Kongreso, wala silang kaukulang dokumento. Piki. Yung kanyang mga dokumento. At dito ho nagalit si Pangulong Duterte dahil sinabihan man na drug money daw. Puta, galit na galit si Digong dyan. Kaya, namnamin po natin ang galit ni Tatay Digong. Nagabi ho ito na, Dong, hinaan mo nga yan, Dong. Oh. Ingay ng tao sa taas. Hello, Ma'am Emelita Bryant. So, ito po, pakinggan po natin yung pahayag ni Tatay Digong, yung tawag ito kay Atty. Salpanilo kasi kahapon dulo lang naabutan natin. O dito na nagalit si Tatay Digong. Pakinggan po natin, mga kababayan ko. Alam. At dito na rin po natin malaman yung word na sabwatan. Misto lang na sabsabwatan itong si Trillanes at Malacanang. Mismong galing sa bibig po yan ni Tatay Digong. May term na ginamit pero mamaya. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung nungalingan ni Trillanes gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Mm-hmm. Ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo, ni sabi ko na isang kapiting doon wala. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as vice president. Mm-hmm. At yung anak ko, mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. Mm-hmm. At ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, para ayaw ko na lang magsalita. Basta ako mag-file ng kaso. Mm-hmm. Patunayan niya sa korte kung puro kabalastugan na figures. Wrong spelling pa yung anak ng patute. Wrong spelling pa. Oh, ayan ah. Anap ng patute. Oh, hello, Sasa USA. Magandang tanghali ho sa inyo. Magpapile ng kaso, libel case. Ito na ho, magpapile ng kaso ha. Wrong spelling pa daw ang animal. Ito kasi lumang ano to, lumang issue kasi yan. 2016 pa ho eh. Binuhay lang ni Bangag, anak ng patutin animal. Oh. Pagpatutin, maliit. Pag sirutin, malaki. Kapatutin daw. Maliit siguro yung kay Tonyo, no?
Ah, kaya patutin, anak ng patutin. Oh. Oh. Aloy! Ano, ano, alin ang wrong spelling? Ano ko na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? Buta, ang ina, wrong spelling pa. Ah, oh, yung kay Hanilet, kulang ang N. Yung kay Paolo, kulang U. Abu ang katon niyo! Isipin mo, sasabihin mo, yung dokumento mo galing sa bangko. Yung dokumento mo authenticated, pero yung spelling wrong. Hala, ganito ha. Alam niyo po ba pag nag-open ka ng bank account, kailangan tama lahat ng spelling mo. Pati pangalan, apelyido. Kasi ho, kung hindi tama ho ang spelling, puta, pag nagka-problema-problema, mag-withdraw ka ng ano, ng pera, hanapan ka ng ID, hindi mo po ma-withdraw yun. So yung binigay kay Trillanes na dokumento, Mikos talaga to. Paano mangyayari na wrong spelling, pati kay Kung Pulong na pangalan, wrong spelling din? Wow. So mga ngagba talaga. Fabricated. Kaya nga hindi umusad yan sa ano, ombudsman eh. Nag-file 2016 kasi walang kwenta nga. Saan ka makakita ng dokumento, print mo lang sa computer? Galing sa University of Recto, kaya po, branch. Isko. Tapos sabi ni Juliet, computerized. Computerized lang talaga. Loyo. Eh wala. Eh anong gusto mong gawin ko? Papayala mo ng kaso. And ako sa iyo sa akin siguro si Anilet, may abogado naman sila. Si Man, si puro abogado 'yan. So Justice of the Supreme Court yung totoo man. Ay, siya nga pala, tinatanong nila. So, ito, magpapile ng kaso bago natin ipagpatuloy. Si Tatay Digong, so hiwa-hiwalay sila magfile ng kaso. Magfile si Inday Sara, magfile si Kung Pulong, si Hanilit magfile din, si Tatay Digong magfile din. So, si Basti magfile din, si Mans Carpio magfile din. Anim na libel case, patay ka. Anim ha? Anim na libel case yan. Kung ako yan, pahirapan ko pag mag-file kung saan-saan, ikalat ko ba? No? I-file ko doon sa Davao, i-file ko doon sa Zamboanga, Ulusulo. Doon ko ipapile? Pwede ba yon? Wag mong i-file, Tatay Diggs, dito sa Maynila. Sa Mindanao mo i-file, Tatay Diggs. Honey Pie, maraming salamat sa pangulay. Wag mong i-file, Tatay Diggs, dito sa Maynila. I-file mo sa Davao, ikalat mo dyan sa buong Mindanao nang mahirapan ang buang. Buti si Katie hindi sinama. Hindi sinama si Katie, kung sinama talaga buang na. Oh, yari ka talaga ngayon. O ito, merong nag-sideway lang si Panelo dito. Teka muna, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas dos ng madaling araw, pagkalis natin doon sa ano, sa Kongreso. Alam mo, ang asawa ko nandito, naghintay eh. Pero papalis na rin si Analit ngayong gabi. Ah, pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Hindi ka na nag-dinner? Hindi ko na talaga kaya. Pero mga ilang oras yun? 12 hours para to. Anong 12 hours? Hindi lang 12 hours yun. 14 hours. Ah, 14 hours. Kasi nag-umpisa tayo ng alas 10. Eh, natapos tayo alas 2 sa madaling araw. Paano? Di 14 hours. Hala, Middlebot, maraming salamat sa pangulay. Hindi ko nga akalain na sa edad ko na ito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, alam mo, sabi ko sa kanila, eh, waking hours mo yun eh. Ikaw gising na gising ka. Ayun, doon ako nakalamang. Eh po, ako... Night person ako. Ako nga eh, falling asleep na, nakakatulog. Buti nga, hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi, oy, huwag kang matulog dito.
Nakatulog nga ako ng ilang minuto. Ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person na ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong sunggaban si ano, si Trililing, Trillanes? Hindi, alam mo, sa totoo lang, somebody should teach him a lesson in life. Nako! Nasanay kasi siya yung magkudita, kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya. Manira ng ibang tao, sirain yung puri, bali, and he gets away with it. Now, it's about time na kailan bigyan siya ng leksyon. Nako! Tutal, ito naman, ang kalaban niya, ang totoo eh. Mm-hmm. Eh, di mo ano yun, yung kanyang sumari, puro figures. Eh, ang bangko ang magsabi kung mayroon o wala. Mm-hmm. Eh, korte yan eh. Tsaka so, niwala nga siya, Sir President. Dapat siya dapat malaman na ito. Tao, totoo, totoo, titi. Sabi ko nga, fake na fake yun. Kasi unang-unan, hindi mo alam kung anong bangko yun. Tsaka wala naman magbibigay ng bangko ng gano'n. May secrecy. Secrecy law. Pati kung totoo man yun, secrecy law pa rin. Mm-hmm. Ang tanong dyan, hello po, Disnuts, saan galing yung peking dokumento na hawak ni Trillanes? Meron siyang binanggit that time eh. So ngayon, yung binigay sa kanya yon, sinunggaban lang niya, tapos until now, ginamit din niya. So baya computerized lang talaga, gawa-gawa. Pwede man din ako magawa-gawa. Mabigat yan ha, libel case. Mabigat yung ano dyan, mabigat yung penalty mo dyan. Kasi former president, tapos vice president, congressman, mayor, oh, ginawan mo ng kwento lahat eh. Doon pa lang sa apat, oh, mabigat po yun. Mabigat po yung kaso na yan, patay ka. Sa bagay, kung si Trillanes, bata ni Palaka at ni Ngagba, kayang-kaya bayaran yung ano na yan, yung danyos. Pero kulong dyan guys, may kulong yan. Oh, ito tuloy natin, oh. Tsaka nga pala, binanatan kanina ulit ni Castro. Mm-hmm. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayang ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na vice presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka na hindi mo alam. Alam mo ba ako na yung waiver ni Presidente Duterte? Matagal niya nang ginawa yun. Noong 2016 pa, kinover mo pa nga ako ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? Tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako nirelease kasi joint account. Yung isa, anak niya. Kaya yung bangko, hindi ni-release. Pero sa totoo lang, pina-release niya pa rin, ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lang. Ayan, oh. Alam ko po to guys. To si Noli Di Castro din, o Bob din eh. May waiver na mamaya. I-play ko po yung video na mayroong waiver na ho. Pumunta na ho sila. Binalitan na nga ho yan sa media eh. Tinutukan nga ho ng JME yan eh. Ito si Bangag, iwan ko, bakit ginamit pa nila si Trillanes eh? Kasi nga, wala na silang ibang magamit, kundi itong si Trillanes na lang. Nasa JME, abiasibihin lahat. Tinutukan yun, pagpunta ni Atty. Salpanilo sa BPI, Vargas Branch ba yun? Sa BPI, pumunta si Atty. Sal. Nirelease nga, 16,000 yung laman ng account. O nasan yung 211 million na sa Katrillanes? Aloy, o. Oh. Lamang. Hindi ba? Kaya walang yata. So, ibig sabihin, meron ding account. Ang gusto ko lang malaman dito, kasi maraming bank accounts man sinabi, no? Alin yung mali? Alin yung totoo? Siyempre, merong totoo yun siguro. Meron din pike. Kasi marami mang bank accounts eh. Baka nang hula lang si Trillanes ng mga numbers, kaso wrong spelling eh. Hindi man po pwede magbigay ang bangko ng wrong spelling buang. Wrong spelling man daw. Gano'ng katanga yung bangko na mag-encode ka ng wrong spelling. Tuloy oh. Ito. Truth. Yan lang. One word.
Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Inday, kasi nandiyan pa siya sa politika, si Pulong, pati si Basti. Oh, pero especially Inday, yes. Kasi national siya. Teka muna, Presidente Duterte, sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor? Alam mo, alam mo sa totoo lang, Sal. Retired na, matanda na ako, retired na ako. Pero hindi naman matanda na. Kita mo naman pa... 73 naman lang ako, eh. Pilipinas na kagabi. Ang galaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Kaya ayaw, gusto ko na magpahiga. Kaya lang, sa ito. Ganitong takbo, eh, kati itong si Terlianes, talagang malakad yan, sponsored yan. Oh, ito na yon ha? Narinig nyo? Dukuri ko lang dito, Malacanang na Trillanes may sabuatan. Ito sinabi na ho ni Tatay Digong na itong si Trillanes ay Malacanang sponsored ho ito. Galing po mismo kay Tatay Digong yan. So, ibig sabihin nito guys, itong si Trillanes pakawala talaga ng Malacanang. So tumama na naman ho tayo ha. Galing mismo kay Tatay Digong yan. Itong si Trillanes, sponsored talaga to ng Malacanang. Noon pa naman ho, alam na natin yon. Kasi pag makapuri si Trillanes kay Bangag, sobra-sobra. Makabatikos kay Tatay Digong, sobra-sobra. At yung isiniwalat ng INC na si Trillanes nasa loob ng kwarto ng mga Quadcom chairman, dito pa lang alam na ho natin sinong direktor dyan sa Quadcom. O ano ho sa tingin ho ninyo? Clarix na ba? Klarong-klaro na ba? Patay tayo dyan. Hindi gagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Kung ngayon malaga. Ewan, nagtataka ako bakit ang malaga niya na ginagawa naman na wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Okay, ito yun. Nagtataka si Tatay Digong kasi nga wala namang kasalanan ang mga Duterte sa kanila. Unang-una, wala naman talagang kasalanan. Ang naalala lang naman po natin na medyo tinamaan si Palaka na yun ang ginawa niyang dahilan na magalit din kay Inday Sara ay yung sinabi ni Tatay Digong na si Bongbong Marcos bangag noon, bangag pa rin ngayon. Putang ina na yan, may presidente tayong adik. Yun lang talaga yung mabigat. At naalala nyo, si Palaka nagpa-priscon gamit si Tunyeng. Pero ho, simple lang naman yun eh. Burahin yung banat ni Tatay Digong para sa akin. Madaling burahin lang yun eh. Kung hindi ka na may personal kay Duterte at Inday Sara, kaya kong burahin yan. Paano mo buburahin? Magpa-hair follicle test ka. Diba, hinamong pa nga ni Tatay Digong, magpa-hair follicle test tayo dito sa Lunita, sabay. Para mabura. Ang problema nga ho, tinamaan dahil alam nila sa sarili nila, utangin na, pag magpa-hair follicle test tayo, positibo tayo. Sumukhang, ang nakita ko lang ho, na dahilan yan lang talaga. Wala na hong iba eh. Kasi dinamay si Inday. At kung ano-ano na ho ang pautot ng Marcos admin laban sa pamilyang Duterte. At ito na nga ipinanganak ang Quadcom at mayroon pa isang komite na bumibira din kay Inday Sara. At kung ano-ano na ang pinagsasabi ng mga alipuris ni Bangag. At nagiging star witness pa itong si Trillanes. Na sa panahon ni Tatay Digong, si Trillanes hindi po credible yan. Ngak-ngak lang ng ngak-ngak. Hindi kasi sinagot ni Tatay Digong eh. Sponsored ng Malacanang si Trillanes ayon kay Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Tuloy, Tatay Digso. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Eto na! Eto na! Ha? Alam ko na si Trillanes ay nagtrabaho kay Marcos, kay The Junior. Ina, no? Paano na to? Mismong si Pangulong Duterte na ang nagsabi, sponsored ng Malacanang
nagtrabaho sa Malacañan itong si Trillanes. So isa lang ang ibig sabihin nito. Lahat ng mga birada ni Trillanes ay may alam ang Malacañang. Ang pagbabasihan ko ha, yung sinabi ni Tatay Digong. Sponsored si Trillanes ng Malacañang, nagtrabaho si Trillanes sa Malacañang. Putang ina, bistado kayo ngayon. Oh. So kung mayroong hawak si Tatay Digong na impormasyon na itong si Trillanes ay mayroong sabwatan at ang Malacañang para magbato ng black propaganda sa pamilya nila, siguro ho, wala na pong rason na hindi mag-all out at lumaban si Tatay Digong dito kay Ngagbah. Patay kayo diha, Daloy! So, pagka ganun, matipilitan akong tatabo uli ng mayor. Mm-hmm. So, balang araw, baka sila o manalo o talo, makikita naman kami sa politika. At tingnan natin kung ano ang nasa what lies ahead in the future. Kailangan mo ng leverage kapag hindi kawawa kayo. Magmukha kang tanga. Mm-hmm. Kaya ngayon, kung wala kang kung hayaan mo na ng ganun, totoo, matatapos ka sa buhay na ito na ganun ba ka magduda talaga ng tao. Mm-hmm. Kaya dapat ang mismo ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi. Stop muna tayo guys, no? Royce Benito, salamat po sa inyong pakulay. Gusto ko po yung word na ginamit ni Tatay Digong, no? Na magkikita tayo sa politika. At talagang babalik ako. Ako hindi po ako nawawala ng pag-asa. Kasi nga ho, ayaw naman daw pumayag ni Tatay Digong na parang gawin lang siyang tanga ng Marcos admin. So ibig sabihin nito, posible na si Tatay Digong, kung bibigyan pa po ng pagkakataon, ay tatakbo pa sa pinakamataas na posisyon. Baka posible sa 2028, kung aabot pa ng 28 si Bangag, ay pwedeng mag Duterte. Kasi nga, unfair naman po kasi kay former President Duterte na namumuno ng 6 na taon na zero corruption. Galit sa kurakot, galit sa durugista, tapos batuhin mo ng ganitong isyo, corruption at drugs na buang. Pag-isipan nyo po. Walang basihan pero kinakagat ng Quadcom. Hindi authenticated ito ha. Hindi ko maintindihan kung talagang may alam sa batas yung mga kongresista sa Quadcom. Simple lang naman ho sa akin guys, ganito. Ikukunik ko lang sa sinasabi ni Tatay Diggs. Na yung sabi niya, itong si Trillanes, sponsored ng Malacañang. Nagtatrabaho ito sa Malacañang. Nagtrabaho kay Ngagbah. Kasi kung walang ganong kwento, kung ako kongresista na matino, committee chairman ng Quadcom, ilang committee yan, 4. Opo si Trillanes dyan. Eh kilala naman si Trillanes kung sino. Zero yung credibility ni Trillanes. At yung issue na ibinabato kay former president, matagal na yan. 2016, mayor pa si Tatay Digong. Piki nga. Ngayon, ba't ko hahayaan, paupuin ko itong taong ito na wala namang kwenta yung pinagsasabi at yung dokumento na ipipresenta niya ay hindi authenticated. Hindi nang gagaling sa bangko. Bakit ko papayagan ang isang Trillanes na uupo dyan sa hearing na hindi ko na cross-examine ang naturang dokumento na ipa-plus niya sa screen? Kung matino akong kongresista. Kung walang script. Ang problema nga, may utos siguro yung Malacañang. Paupuin nyo yan. Kung ano ho ang dokumentong hawak niya, ipalabas nyo yan. Bigyan nyo ng pagkakataon magsalita. Kasi
nagtrabaho yan dito sa amin. Tingnan mo. Pinagbigyan. Lahat ng oras, binigay. Pag tiningnan mo nga, mas marami pa, mas mahaba pa ang sinasabi ni Trillanes kumpara kay Tatay Digong kung magsalita yun. Si Tatay Digong papalag pinapara pa. Ganun na ba kabubo ang mga kongresista ngayon? O di ba kaya, pira, script, at Malacanang, Trillanes, Tambaloslos, Ngagba, puta, may sabwatan kaya dito sa pag-demolition, sa pag-demoli sa mga Duterte? Ang tanong, tatagumpay ba sila? Hindi. Tuloy, Tatay Digso. Hindi ako magsabi sa kanya, hindi ko sinuturuan. Ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. Mm-hmm. May pera ako. Pero yung totoo, yung totoong amount at totoong bangko. Mm-hmm. Kasi actually, pinalalabas ni Trillanes, marami kang pera dahil marami kang ninakaw. Yun ang talagang propaganda laban sa iyo. Kaya, at saka yung sabi niya ng drug money. Oh, yun, isa pa yun. Datat, patunayan niya yan kasi mahabang, kailangan niya i-link niya ako doon sa hanggang dulo ng daigdig kung saan yan. Because if we cannot prove it, then he gusto. Sa karami niyang libel na masasalubong. Anim. Surely, yung isa dyan, hindi lang fine. Imprisonment talaga. Serious charges yan eh. Mm-hmm. Lalo na yung allegations ng druga-druga. Alam mo ng taong bayan, alam ng taong bayan kung ano ang totoo. So, yung siya yung nagsisunungaling, siya ang may problema, hindi kami. Mm-hmm. All we have to do is, ganun lang yan, sari. Ganun yung bangko. Adi, buksan namin yung bangko. O, sabi ko, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. Mm-hmm. O, sige, buksan ninyo. Tignan ninyo. Huwag lang ninyo isabi sa iba. Titignan ninyo. Okay, so ibig sabihin, maraming libel talaga na harap. Mga anim ho yun, libel case eh. At sabi ni Tatay Digong, merong isa talaga yan, may kulong talaga, hindi lang pwedeng piyansa daw. Dito po, ang pagkakamali lang ni Trillanes dito, kasi nagbanggit siya ng drug money. Drug money binanggit niya, tapos hindi niya tiningnan yung kausap niya si Duterte, galit sa druga, at gustong ipalabas na kurakot. Sabi ko nga ho, pabalik-balik tayo dito sa Bisnak Pilipinas, magbato na lang po kayo, mga kalaban ng mga Duterte, kung ano-ano, wag lang talaga tong korupsyon at pagdating sa droga, wala kayong makikita dyan. Dahil ang advokasya ng Duterte, galit sa mga drugista, ayaw sa droga, at siyempre, ayaw-ayaw sa korupsyon. Kasi kung kurakot lang itong pamilyang Duterte, yung bahay ni Tatay Digong sa awa ng Panginoon, yung pintura nung naging mayor siya, naging presidente hanggang ngayon, ganun pa rin hindi nagpapalit. Yung bahay hindi na-renovate, ganun pa rin ho. Daloy! Titignan niya. Madali lang naman yan. Yan, ganun. O sige, mm-hmm. Buksan natin. I-prove ba niya yan ngayon? Drug money niya. Mm-hmm. So, lifetime savings na niya, pagdi-retire mo nandiyan. So, decidido ka na mag-file ng kaso? Ah, decidido lahat. Mm-hmm. So, lahat ng anak ko, decidido mo. Individually kami. Okay, ito, mas malinaw to ha. Decidido mag-file lahat, individually kami. So, ibig sabihin, kanya-kanyang kaso nga. So, tama yung sinabi ko sa inyo kanina. Yung kaso, marami to. Inday Sara, Basti, Pulong, Mans, Tatay Digong, at Hanilit. So, anim yan na libel case. So, sabi ni Tatay Digong, meron dyan isa na talagang may kulong. So, balik kulungan. Magpiansa ka pa, kulong ka pa. Impas ka ngayon. Kailan ba ang eleksyon? Mayo, no? Mukhang hindi abutin ng eleksyon tong kaso na to.
Himas Rihas na naman ito, Buisin. Ito tuloy. Sige, pawa ka natin kay Paolo sa inaanak mo. Okay, maraming salamat, People TV PH. Kaming dalawa ang mag-aabogado sa'yo. Sige, okay. Ikaw naman talaga. Pinagmamahal. Ang Pilipinas at yung naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala naman akong magawa. Hindi ko kayo mapilit. Parang yung naniniwala sa yung katarungan at yung sa pagkatao ko, all you have to do is to go to Davao at tingnan ninyo kung ano ang sitwasyon ko sa buhay. Malaman ninyo ang totoo. Ako sali ito, tumaan ako pagka-presidente. Gusto ko magnakaw ng bilyon noon pa. At saka kayang nakawin. Hindi ka nga nagnanakaw. Ang dami nga nagdo-donate. Ayaw mo eh. Ako magpapasok yan sa druga. Yan ang nasabihin ko sa taong bayan. Kaya kong hakutin ang pera ng kung saan-saan nung presidente ako. Pero nung lumabas ako, taas na ako. Ano, isang 5 sentimos wala akong dinala na sobra sa bayad ng gobyerno sa akin. So, diyan tayo magtapos. We will end up yung ano yung totoo. Ang panlaban, ano? Yes. Ang panlaban mo kay Trillanes, alam ko hindi naman lalaban ang parila niyan eh, kung hamunin ko. Definitely. Kita mo kahapon eh. Takot. Hawak-hawak ko pa lang yung microphone, padayap na siya. Hindi lalaban ang parila niyan, pero ang alam mo sa mga klaseng ganong tao, katotokanan. Mm-hmm. Truth will set us all free. And truth will put him in jail. Sigurado yan. Sigurado, pagbuhayin pa siya, mag-abot ng judgment yan. Sigurado, libel. Anak ng puta. Sigurado, conviction yan. Sigurado yan. Kita yung mga sumari niya, walang... Ito, mali pa ang spelling ni... pangalan ni Paolo, pati yung pangalan ni... ni Hanalit, walang N. Anong klaseng... Saan niya kinuha yan? Mali spelling. Mabuti. Mabuti. Mali spelling. Yan lang para tandaan sa tao. It ang ano lang truth, but state-sponsored ito. Ayaw ko kung anong galit ni Marco sa akin. Wala akong galit sa ganyan. Pero pagka kung meron, tingnan ko kung anong magawa ko. Huh? At alam niya wala akong ginawa sa kanya ng... ni kunti mo lang salita wala akong narinig. Ngayon, mag-uumpisa na ako kasi alam ko backup siya ng Malacanang. Patay! Ngayon, mag-uumpisa na ako kasi alam ko backup siya ng Malacanang. Putang ina, all out na to guys! State sponsored. Malacanang sponsored. Nagtrabaho sa Malacanang. Oo nga naman kasi. Siyempre, hindi talaga magsasalita si Bangag. Sa ginagawa ngayon sa Quadcom, kasi utak nila yan. Sila may plano yan eh. Alam ka naman sasabihin ni Bangag, tumahimik kayo dyan. Hindi, eh, plano nila eh. Patay kayo dyan. Oh, paano yan? Mag-uumpisa na ako. Tangin na guys. Ito na yung sinasabi guys. Na pag napuno na ang salop. Then, kakayurin ka na. Bukas, hindi ka nasisikatan ng araw, magsisimba ka, may bulak sa ilong. Handa na ba tayong mga Duterte diehard supporters? Handa na ba ho tayong mga nagmamahal kay Pangulong Duterte? Ito na ho, mag-uumpisa na ako. Patay tayo dyan guys, galing na po sa bibig
ni former President Rodrigo Roa Duterte. At mayroong conviction talaga daw, sabi ni Tatay Digong. Ako naniniwala ako kasi prosecutor man yan, 9 years. Pag tinignan niya yung kaso, butangin na, kung sabihin niya, may conviction talaga. Dakdak man ang dakdak si Trillanes, o di, kulong pa si Trillanes, himasriya si Trillanes, singag ba, putangin na, maulit ang history, masipa pa kahirap-hirap nito pag hindi nag-resign. Ako sa akin lang ha, Anyor, ngiwiim! Sana narinig po tong ngiwiim, yung sinabi ni Tatay Digong ngiwiim, na mag-uumpisa na talaga ako. Mas magandang ngiwiim para hindi na po maulit ang history ngiwiim. Uta, mag-resign ka na ngiwiim. Gusto mo magaya ka sa tatay mo? Talo pa naman ngayon si ano, yung manok mo na si Calamaris. Panalo si Donald Trump na kaibigan ni Tatay Digong. Patay ka ngiwiim. Eh, may hugot kasi guys eh. Sipin mo, batuin mo si Tatay Digong drug money. Kurakot. Ah, patay ka talaga dyan. Walang iba. Tuloy, Tatay Digs. Kung si alin man dyan sa nakatira sa Malacañang, basta Malacañang. So, okay! Mag-umpisa ako, mag-umpisa na ako. Alin man yan sa nakatira sa Malacañang, basta Malacañang. So ibig sabihin, direkta na talaga ang birada ni Tatay Digong sa Malacañang. So hindi natin alam kailan mag-umpisa at kailan mag-umpisa tayo sa kalsada. Ngiwiim! Ano nang ngiwiim? Ngiwiim! Oh, anda na ba kayong ngiwiim? Excited na tayo dyan. At sinabi na ni Tatay Digong, ang inintay na lang natin kailan ito mag-umpisa. Ang balita ko, hindi na matatapos ang November eh. O, matatapos yung November. November matatapos. Ang hindi makatapos ang November, baka singagba. Kasi by November, before end of this November, yung ITCA, mga Amerikano, ma-pull out na yan. Pull out na yan, ipu-pull out na yan ni Donald Trump before end of this November. Yan ang sabi-sabi ha, sabi-sabi lang. Mapu-pull out na yan. So bago matapos yung taong buwan na ito, mukhang himas-rimas na talarihas ang mga animal. Saan mamimili kayo? Sa Paway o sa Hawaii? Kapit lang o tayo. Seryoso na ho ito guys. Hindi na po to biro binitawan ni Tatay Digong. Unang-una, sa Buatang Malacañang at Trillanes. Yung nangyayari ngayon sa kanila daw. So ngayon, ni Trillanes, sponsored, Malacañang sponsored, state-sponsored, nagtatrabaho sa Malacañang. Patay kayo. Mangyayari na talaga ang huhukayin ang tatay nyo itapon sa West Philippine Sea. Pag naging presidente na si Inday Sara ngiwiim, matuloy talaga yung sinabi niya na huhukayin ko yung tatay nyo at itapon ko sa West Philippine Sea. Hindi nyo kasi pinara. Itapon sa Iwaheg, Pasig River na lang. Pasig River, mas maganda yung Pasig River. Ito, buhay na buhay. Buhay na buhay ang mga Duterte diehard supporters na nandito ngayon sa Bisnak, Pilipinas. At malungkot ang mga Ngagba supporters. Tandaan nyo, yung amo nyo weak. Bagyo nga, hindi alam paano solusyonan eh. Paano magano at tumulong sa mga nabagyuhan? Anong gagawin natin? O ngayon, paano na to? Sabi naman ni Tatay Digong, mag-umpisa na ako. Kahit alin dyan sa Malacañang, kahit sino dyan sa Malacañang, basta sa Malacañang. Ito na tayo ngayon. Hala na. Hala ka diha.
Sabi ni Eli, malapit na gumulong ang gulong. Putang na, sabi ko nga sa inyo eh. Dandaan lang kasi. Masyado kayong atat. Masyado kayong paninira, sobra-sobra. O eto na. Makulong si Tambaloslos. Makulong pa si Trillanes. Makulong si Ngagba. Makulong si Liz Satanas. Lahat kayo ng mga nasaktuad komite. Tingnan nun natin kung hanggat saan ang inyong kaya ngayon. O eto na, hinamon ninyo. Pagbibigyan ho kayo. Hintay na lang tayo kung anong mangyayari sa susunod. Tuloy Tatay Digso. So, bibirahin ko na yung katorpehan ng gobyerno na ito. Yung totoo. Okay. Bibirahin ko na itong katorpehan ng gobyernong ito. Tandaan nyo yan. Butang na, word pa talaga, bibirahin. Bibirahin ko ang katorpehan ng gobyernong ito. Patay kanyor. Dadex, tuloy. Totoo lang. Mm-hmm. I will stick to the truth. Yan ang asahan ng bayan. Hindi ko mag-imbento ng issue. Eh, naging fiscal ako eh. Naging mayor ako, naging presidente ako. Dito lang tayo sa totoo. Hindi tayo lalabas sa totoo. Approve. Okay. Sige. Thank you. Thank you. Bye. Okay. Approve daw, mga kababayan. Go! Maraming salamat sa mga pangulay Earl Acashel at RGYC Vlog. The end is near. Paano na yan? Approve na. Kasado na daw. Totoo daw yan. Sabi ni Tatay Digong, yan ang totoo. Totoo yan. Diyos ko, patay na diha. Oh. Sabi ni Jasmine, kinikilibutan ako habang nakikinig naman. Ako, binalik-balikan ko talaga to guys, kasi wala bang ibang nag-content about nito sa sinasabi ni Tatay Digong. Si Trillanes, state-sponsored, Malacanang-sponsored, nagtrabaho sa Malacanang. At bibirahin niya talaga daw ang Malacanang, yung word mabigat, bibirahin ko talaga Malacanang. Umpisahan ko yan, umpisahan ko na. Kahit sino sa Malacanang, basta sa Malacanang, bibirahin ko yung inyong katorpihan ng gobyernong ito. Patay kayo. Pero anyway, at least, ito na ngayon. Nagsalita na si Tatay Digong, hindi natin alam anong plano niya. Hintay tayo kung anong mangyayari. Siguro, yung statement na ito, hindi ito nasasadya na maipalabas. Kasi tumawag man si Tatay Digong kay Atty. Sal Panilo habang nagla-live si Atty. Sal. Pero nagpaalam po si Atty. Sal. Sinabi ni Atty. Sal kay Tatay Digong na naka-live ako sa TikTok at saka Facebook. Yun po yun. Alam ni Tatay Digong yun na naka-live. So, bahala na ho si Bangag kung mag-resign siya. O, magpakalaggan siya. Ah? Kung magpakalaggan ganyan, nakakaya niyo. Tandaan niyo. Ito lang pinakatandaan ninyo mga Ngagba supporters. Yung kapangyarihan ni Dayunyor, hiram yan sa mga Duterte. Maniwala kayo sa akin. Masaktan man kayo na masaktan, pero this is the reality. Totoo ang pag-uusapan natin. Ang pagiging presidente ni Dayunyor at pagbalik ng mga Marcos sa Malacanang, hiram ho yan sa pamilyang Duterte. Dahil ang Duterte ay malakas sa taong bayan at until now hindi matibag-tibag. Dapat ang presidente ngayon ay Duterte. Duterte era ho, 2016-2022, until now Duterte era pa rin. Hiram lang ho yung inyong posisyon dyan. Kaya anytime, kung magdesisyon ang mga Duterte na kukunin nila ang pinahiram nilang kapangyarihan sa inyo, ura mismo mangyayari ho yan. Tandaan nyo po yan. Kasi, kung hindi ho yan hiram, hindi ho sana, hindi nyo kinuha si Inday Sara na gawing vice-presidente. Di ba yun ang kinakatakutan ni Ngagba, ni Aimee Marcos? Day, punta ka, day, para manalo kami kasi matatalo kami ni Lini. Iyong tatay, si Tatay Digong, presidente ang gusto na takbuhan ni Inday Sara.
pero nagpaubaya. Pinahiram kayo kahit saglit. Pero ang resulta nga, mga abusado kayo, mga traitor kayo sa mga nagbigay sa inyo ng kapangyarihan, sa nagtulong sa inyo na mabalik kayo sa Malacañang. Kaya, agree ako sa sinasabi ni Tatay Digong. Bibirahin ko kayong mga torpe kayong nasa gobyerno ngayon. O umpisahan ko na. Kahit sino kayo nandyan sa Malacañang, basta sa Malacañang kayo. Di lalo tayong ano, tayong mga Duterte supporters, lalong umaalab ang ating pagmamahal kay Pangulong Duterte kasi niminsan, hindi po yan umaatras. Hindi yan natatakot. Kita mo, first time in the history sa Republika ng Pilipinas na pinagtulungan siya ng apat na komite, 14 hours nakaupo. Lahat ng katanungan sinasagot. Hindi umaatras. Yung tapang, yung angas, nandun pa rin. Niminsan, hindi mo nakitaan eh. Na natatakot si Tatay Digong, gusto pa nga makipagsapakan eh. Diba ho? Ito yung pangulo, ito yung leader na mamahalin talaga ng taong bayan magpakailanman at makatatak sa ating mga isipan na mapalad tayo, nagkaroon tayo ng isang presidenteng Rodrigo Roa Duterte, galit sa druga, galit sa kriminal, galit sa korakot, at galit sa mga oligarkiya. Only Duterte lang po ang nakagawa niyan. Wala nang iba. Kaya kung ano man ang plano ni Tatay Digong, na mabigat na po yung statement binibitawan niyo ngayon, putang ina, sasama tayong lahat. Sasama tayong lahat kung ano man ang plano ni Tatay Digong. Sama-sama tayo labanan ang mga demonyo sa Palacio de Polvoron. Sabi ni Pablito Bisdak, naririnig ka ni Donald Trump. Narinig na talaga ang Donald Trump. Lagi na nakatambay si Donald Trump. Beat Godzan, salamat sa pakulay. Duterte forever. Eh, ako, yung ipinaglalaban natin, meron talagang mangyayari. Nagsalita na si Tatay Digong. Ano pa ba yan? Oh. Sini Almuroto, na buhayan ako ng dugo. Ito na talaga. Baka McDonald Trump. Pabdala kayo. Oh. Sabi ni ayaw ko ng vlog, parami ng parami tayong mga DDS. Itagaan nyo yan. Parami ng parami talaga tayo. Jeremiah, mahal ka namin, Tatay Digong. Hindi ka namin iiwanan. Huwag tayong mag-iwanan, guys. Laban lang. Laban lang. Delightful, the best president, Duterte naman. Walang kapantay. Gracia Tigal, ako Bisdak naiyak, naalala ko. Baka ipakulong nila si Tatay Digong at sabi, ipapatumba nila? Di nila kaya yan? Kung ganun ang plano nila, edi sana doon na sa Kongreso, pumunta si Tatay Digong. Johnny, sige, umpisa na natin para magkaalaman na. Naman! Oh. Fat Blue Cat, kumumpas. Kumumpas ka lang. Ah, kumumumpas. Oh. Bert Estabilio, mahal na mahal ka namin, Tatay Digong. Sir Bay, simulan mo na, Tatay Digong, para matapos na ang mga kabangagan nila. RGYC Vlog, walang makakagiba sa mga Dutertes. That's the truth. Di kaya nila, guys. Nasa kanila na nga hulayat eh. Clyde OFW, solid Duterte. Sobrang away ako ng tatay sa Kongres. Saan naawa ka kay tatay sa Kongreso? Kaya lang, hindi ko ma... basahin ko lang ng maayos yung mga comment ninyo. Daming flood comments. Basta Bisaya, walang takot yan. Bisaya pa. Naman. Kabisda, kumain ako ng tanghalian. Hindi ko tinapos yung kinain ko. Na-nervyos ako. Bakit ito? Deklara na po si Tatay Digong. Paano po ito? Wala tayong magawa. Oh, sabi man mi Tatay Digong, umpisaan ko na. Umpisa naman. Bibirahin ko tong mga turpi sa Malacañang. Oh, ibibirahin ko yung mga turpi sa gobyerno. Patay ka niya. Paulina, President Duterte, the best president ever. God bless you and protect you every minute, every hour, every day, and everywhere. Maritis,
Mag-signal ka lang tayo, sobra na ang kanilang abuso, parang nakaluko sa bayan at hindi kami papayag naman. Sobra na talaga. Sus ko. Hard member, kung musukol na ang dinagdaog, Manong Rodrigo, we got your back. Kung masukol na ang dinagdaog, Manong Rodrigo, we got your back. Wala naman talaga. Wala na. Ito na ho yun, guys. Ito na ho yung sinasabi ko sa inyo. Hintay lang kayo. Si Tatay Digong, pag napuno yan, iyak talaga kayo. Sabi ni Ami, naiyak ako nung pinagkakaisan nila si Tatay Digong. E siyempre, mahal na mahal natin si Tatay Digong. Talagang maiiyak ka talaga. Tsaka, ako sa akin, naiiyak ka kasi nga di mo akalain na yung napakagaling na pangulo na nagmamahal sa bayan, may malasakit sa bayan, ginaganyan nila. Yun lang yung nakikita ko doon. Pero yung parang iiyak ka na kinawawa si Tatay Digong, no. Everything is under control ni Tatay Digong. Kontrolado po ni Tatay Digong yung sitwasyon. Tingnan mo. Gusto pa ni Tatay Digong, huwag mo na tapusin, sila sumoko. Hindi sila umubra kay Tatay Digong. Hindi umubra. Sabi ni Anita Garduce, ako rin, napaluha. RGYC, nakaka-proud suportahan mga Dutertes, I was born in Davao. Naman! Ay, maraming salamat. Jose Bernabe sa Pakulay, bay, taga Davao ako, full support sa kausal sa lagot na kaayo korupsyon now in Western Australia. Sama-sama lang, may pakialam kayo dito, Pilipino. Lahat ng mga Pilipino, saan man panig ng mundo. Ma-OFW ka man, or ano ka man dyan, basta Pilipino ka. Yung laban natin, laban ng bawat Pilipino, ito guys. Alam naman natin, ang Marcos admin, wala na po silang pakialam sa ating bayan. Tingnan mo ngayon, LRT extension, Cavite extension, inangkin pa ng ugag. First Ari Luis daw na under Marcos admin na nakumplito daw buang na natapos proyekto na yun LRT Cavite extension buang pinangako ni Pinoy yan hindi ginawa ni Pinoy pagdating ni Tatay Digong si Tatay Digong yung gumawa pati pandemya nagtatrabaho pagdating ninyo tinigil ninyo binuksan ninyo nag-opening kayo tapos sasabihin inyo wala kang proyekto buang ngumingiwi-ngiwi ka lang, ngiwim! Ang ginagawa ng Marcos admin, mangangangkin lang ng proyekto ni Tatay Digong. Kailanman, hindi yan binabanggit nila na credit to previous admin. Ang kanila talaga, inaangkin nila para sabihin na meron silang ginawa. Pero ang totoo, hindi. Wala po silang ginawa. Bago po riyan, guys, panoorin po natin yung video tungkol po sa Weber, Bank Weber po. Ito po yun, guys, oh. Ayan, kwentong panilo-panilo, BPI showdown. Ito po yung balita na, ika lang, ito. Ito po yung balita na nagsign ng Weber si Tatay Digong at pumunta sa BPI Vargas, Julia Vargas ba yun? BPI showdown, Sal Panilo meets Senator Trillanes at BPI Julia Brands to disprove the allegations of Trillanes than the presidential candidate Rodrigo Duterte. Tingnan niyo po kay. Okay, had 211 million in his bank account. Yun po yung allegation ni Trillanes to 2016. Okay. With just 13 days left before the 2016 election, and with the Mayor Rodrigo Roa Duterte comfortably leading the presidential race with 33% voting. Tuloy. Preference 11 points higher than Crespo based on the latest Pulse Asia survey. Tuloy. And Senator Presidential Candidate Antonio Trillanes, unless a last... Putakan, ang bilis pala to, Atty. Sal. Oh, sige. Stop muna para mabasa natin. On April 26, 2016, Trillanes, who was supporting Crespo for president,
alleged that Duterte had a 211 million in undeclared and explained wealth. Okay. Deposited in bank account in BPI Julia Vargas. Okay, Duterte denied the allegations and called them garbage. Basura man talaga yan. Undeterred Trillanes challenged Duterte to appear at BPI Julia Vargas on May 2, 2016. So ito na yung na magkita tayo sa ano, sa Julia Vargas branch. Earl Caser, maraming salamat to sa inyong pakulay. All support me dire mga butcher sa Victoria, Australia para sa atong higugmaong President Mayor Amahan sa atong nasod. Let's take part in this fight of Tatay Digong for our motherland. Salamat po, Earl. Aloy. So yun yung naghamunan na. So mito to 2016, 11 a.m. with a bank waiver to disprove his allegation. So pumunta na ho doon. Nagkikita na po doon sa BPI, may dalang waiver po si Atty. Sal Panilo. Okay. Duterte accepted the challenge under Trillanes to execute an affidavit to detailing how he came up with the information for his allegations. So, siyempre, kailangan din malaman kung saan po nanggaling yung pinagkukunan ng dokumento yung mga allegasyon niya kay Tatay Digong. Okay. Duterte also issued special power of attorney to his lawyer, Sal Panilo, who have authorized to attend on his behalf and to request BPI for the necessary certification to disprove the allegation of Trillanes. So, ibig sabihin, inano niya, may special power of attorney na si Attorney Sal Panilo ay pwede ho papadala in behalf of Tatay Digong. So ito po yung waiver. Tama? Ito na po yung affidavit po, guys, na nagpatunay na pinapapunta ni Tatay Digong si Attorney Sal Panilo na lahat ng kailangan ni Trillanes diyan sa BPI ay ibibigay. May pirma po diyan si Tatay Digong. Yan yung hina-highlights po yan, nagpapatunay na inutusan, binibigyan ng kapangyarihan or karapatan si Atty. Sal na mag-inquire sa BPI Julia Vargas branch in behalf of Tatay Digong. Lahat po ng kailangan ni Trillanes ay ibibigay. Kasama na ho yung sinasabi ni Trillanes na bank account. Na ayon kay Atty. Sal Panilo, pinagbigyan naman, kahit kasi joint daw yung accounts, pinagbigyan ng bangko, at ang laman po doon ay 16,000 pesos. Yung sinasabi ni Trillanes. So 211 million man. Sal Panilo meet with Senator Trillanes in BPI Julia Vargas branch in May 2016, 11 a.m. Agreed armed with a special power of attorney, Panilo submitted request with BPI to issue certification that at no time since the opening of Duterte's account did it contain the amount of 211 million. Either singly, collectively, or cumulatively deposited, Panilo emerged from the bank 30 minutes after. Tinanggap ng bangko, yung SBA, tinanggap nila yung request na mag-issue certification. Pero ang sabi nila sa akin, humingi sila ng panahon na pag-aralan nila yung aking request o yung request ni Mayor Duterte. They asked for 7 days to respond to our formal request. But what is important is that itong pinakamahalaga rito, nagamon si Trillanes, nabuksan, at tinanggap ang hamon, tinanong ko sila, nakita niyo ang records, hindi ba? Sabi nila, opo, meron bang 211 million? Wait,
noon, ngayon, at nung nakaraan, wala po. Mm. O, eh, kung wala, di mag-issue kayo ng certification sa amin. Sir, pag-aaralan namin yan. Kasi, hindi naman yan ang standard practice ng pag-issue ng certification. Bago siya umalis, binigyan niya ako ng... ng affidavit. Ang sabi ni Senator Julianes, sabi niya, Attorney Panelo, ito na po yung affidavit na hinihingi ni Mayor Duterte. So, tinanggap ko at binasa ko. Eh, lalo po ako naniwala na kabalbalan lahat itong mga pinagsasabi niya. Kasi, ang sabi niya sa affidavit, may nakilala daw siya. Pangalan ay, anong pangalan nito? Joseph De Mesa. Yun daw Joseph De Mesa, lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na meron daw siyang kakilala na nagsasabi na maraming account si Mayor Duterte. Madalit sabi, hearsay na kay De Mesa, narinig pa ni De Mesa sa double hearsay. Kung baga, hindi lang ito kwentong kutsero, eh kwentong barbero pa. Alright. Pangalawa, tinignan ko ngayon yung attachment niya. Ang attachment niya, kapakita ko sa inyo, etong attachment niya. Marami yan. So tinanong ko, niya, yung mga opisyalis, sa'yo sa inyo magaling to, itong form na ito? Ay sir, wala kaming form na ganyan. Eh, computer lang ho yan eh. Kung baga, tinipe lang nila yon, pinagsama-sama lang nila. O di lalo na ako naniniwala ako na spurious ang document na ito. At walang saysay ang affidavit na binibigay niya. Computer lang ang gamit, ha? Ang dokumento ay hindi galing sa BPI. Oh. Na pinalabas ng Quadcom diyan sa committee nila para masira lang si Duterte. Kaya ito, galit na galit si Tatay Digong kasi pinagbigyan eh. Computerized lang ha. In short, heresy, double heresy yung gamit ni Trillanes na dokumento. Again, 2016 pa ho yan. Binuhay lang ng agba-admin ngayon. Pero ang tanong, obra ba? Ang sagot, wala. Lalong minahal si Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Kaya tayo mga DDS, laban o tayo para kay Tatay Digong. Pero bago po tayo magwakas, panoorin po muna natin to guys. Sawa na ang bayan ko sa magnanakal na trapo. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Grabe, ang galing. Palakpakan po natin. Credit to the owner po yan. I think Dahon King yun, Dahon King. Maraming salamat sa inyo, Tol. Tol, wala pa rin ang Duterte, lalong lumalakas. May naano ninyo eh, inaapi. Pero ang taong bayan po, hindi po papayag apihin yung leader na tunay na nagmamahal sa bayan. Anyway, kita ko po muli tayo mamaya alas 8:30 ng gabi. Maraming salamat po sa mga nagpakulay. Cecilia Bibas, thank you so much po sa inyo. Jose Bernabe, Bitgoodson, RJYC Vlog, Earl Castle, People TV PH, Lilit Aguno, Jose Benito, Middle Boat, Leticia Hanipay Vlogs, Marisa Madrigal, Isa Susuki, Jeffrey Malibiran, Furious Kitty, Noni Calawod, Maria Paz Ocosio, John Delicano, Marie Tumitaka, Bibian Catalina, Pretty. Gorgor, tapos na. Ginorgor pa rin tayo, buhang. Ayaw nila makita yung dahon. No.
Hoy, mga roko-roko, kung kailan kami tapos na, nanggur-gur kayo. Buhag. Nagpapasalamat na ho. Nagpapasalamat na, gur-gur pa rin. Maraming salamat to, Juby Malaginyo, Lablin Sibukawa, Marne Red, Naiserio, si Imatior. Maraming salamat. Buang nalagang, nalisa ta na sa laga, oh. Ketsar Sinas, Laki 99, Jim Arias, Emeline Vicente, Emily Okawa, Shaima, Lisel Mabitay. Sana si Ngagba Mabitay. Miss Dati Bautista, Chick Okoy Sumi, Grace Villamero, Nate De La Cruz, Sally Padermo, Paul Racer. Maraming salamat ako sa inyo. Mabuhay po tayong mga Pilipino. See you po muli mamaya. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.